Okay mga idol, welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. So for today's vlog, magkakabit ako ng electric water pump. Sira kasi yung electric water pump natin. Ayan. Ito yung pump na luma, yung Bosch. Itong motor niya mga okay pa. Ang naging problema kasi dito, ayan yung nakikita nyo to, may washer yan dito na nakalagay eh. Naputol na siya kasi kinalawang. So yun yung naging problema niya. Tapos ito yung ayan, yung carbon brush niya. Lupis na. Hindi na talaga siya working. So nung binuksan ko siya, tapos tinatry kong paganain, gumagana naman siya, kaso kailangan mo ikutin itong parang ano niya, parang elise niya. Iikutin ko siyang ganyan. Pagka on ng switch, iikutin ko siya, gagana. Then pag enough ko yung switch, tapos in on ko ulit, hindi na siya gagana. Kailangan mo siyang i-push ng ganyan, itulak para umikot siya. Yun nga, kasi nga putol na yung nandito. Then sa carbon brush, siguro pwede mag-convert dito. Kasi kung titingnan nyo, iba, may parang spring siya ito, mga springs. Then nakahinang siya yung mismong carbon brush. So pwede siguro to gagamit tayo ng ibang carbon brush na kasukat niya. Then ihinang din ulit dito. Ganun. So hindi ko tayo itatapon. Baka kasi pakanabakan ko pa to. Then ito, bumili tayo ng bago. Ayan, Bosch water pump. So ang bili ko dito is 4,500. Ito kasi surplus lang to na bili ko. Hindi ko nga alam bakit bumili ako ng surplus dati. Parang wrong move yun. Kasi halos wala namang pinagkaiba sa presyo. Lamang lang ng halos 500 yata yung brand nyo. Then ito binili ko ng 3,500. Surplus. Made in Germany. Bali na pang Mercedes-Benz siya nakakotche. So ayun, tumagal lang siya ng 1 year. So kayo kung balak nyo mag water cool sa mga motor nyo, brand new na water pump nang bilhin nyo para hindi kayo madoble gastos. Okay, so install tayo ng ating bagong water pump nito. Pero tatanggalin ko tong cover na to. Ang ikakabit ko ito, parang luma. Itong luma ikakabit ko. Kasi kung papansinin nyo, tatlo yung parang tubo niya. Ito, ito, tsaka ito, may maliit na tubo. Ito ilalagay ko kasi mas mabilis mag-bleed dito. Hindi na kailangan paandar yung makina para ma-bleed yung water pump. Unlike dito, kailangan mo mag-manual lang pag-bleed. Ibang way naman din ng pag-bleed. Merong yung ibang block, merong tornilyo yan dito. Yan, may tornilyo para dun sila nag-bleed. Since yung akin walang tornilyo, walang bleeder dyan, kaya dito ako mag-bleed. Namaya papakita ko sa inyo paano ako mag-bleed dito. So kakalasin ko muna to at ikakapit ko tong luma dito. Pasok naman siya, walang pinagkaiba. Ito lang, may extrang pipe lang talaga tong luma. Mas maganda kasi mag-bleed sa ganyan, mas mabilis. So kakalasin ko tapos ikakapit na natin. A few minutes later. Okay, ito na yung water pump natin. Na-install ko na yung lumang cover niya. And then isang bagay din pala, kaya ito yung ginamit ko. Kasi yung hose niya, ayan, saktong-sakto siya dito.
Hindi naman sakto, medyo may masigip lang konti. Unlike netong isa. Ayan, papakita ko sa inyo. Kung papansinin nyo yung pipe nya, ayan, mas malaki to. So mahirapan ako i-shoot yung hose. Ayan. Kaya ito talaga ang dapat gamitin. So okay na, na-install ko na to. Then install na natin siya dito sa ating motor. May mounting sya niya. Ayan. Bali, naka-tornilyo to sa chassis. Bali, ganito yung itsura nya. Ayan. Naka-mount sya dito sa ilalim. Ayan, nakita nyo may tornilyo. Ganyan yung pwesto nya. So, okay na. Install ko na, and then papaganahin natin, tapos papakita ko sa inyo paano i-bleed itong water pump na electric water pump. Okay mga idol, okay na. Nakikabit ko na yung water pump. Ayan. Ito. Nakikabit ko na rin yung mga hose, tsaka yung mga clamp. Ayan, all goods na. Check ko na. And then ngayon naman, maglalagay na tayo ng coolant dito sa ating radiator. Tapos, mag-bleed na tayo. So, ito, meron akong coolant dito. Ayan. Ikunin lang natin yung radiator. Huwag naman punong-puno yung, huwag naman yung parang aapaw na. Sakto lang. Isa level nung radiator cap. Kunti pa. Oops, sumobra. Sumobra. So, nakakapon yan pag binuksan ko yung pump. Ngayon, wala nga pang laman yung pump natin. At sigurado may mga hangin yan sa loob. Ngayon, i-on ko yung pump para paikutin niya yung tubig sa makina. Ito yung switch. Yan, i-on ko. Ay, naririnig yung parang umugok. Ayan. Ay, kung makikita nyo mga idol, parang walang nangyayari, di ba? Hindi gumagalaw yung tubig. Kasi may hangin pa yung water pump natin. Tsaka yung radiator. So, tatanggalin natin yung hangin sa loob. Kaya tayo nag-bleed. Yan ang purpose ng pag-bleed ng water pump natin. Para matanggal yung hangin sa loob. Para purong coolant yung nasa loob ng radiator. Pag may hangin pa kasi yung water pump, hindi init yung coolant. So, mangyayari dyan. Aapaw to. Maghanap ng lalabasan yung tubig. Yung coolant natin. So, dito yun lalabas pagka hindi nagsisirculate ng maayos yung coolant. Kasi nga, may hangin yung water pump natin. So, ngayon, tatanggalin natin yung hangin. Didrain ko yung coolant yung nasa loob. Makikita nyo yan pag nagdrain. Yan, dito kayo flush. Dito lalabas yung coolant. Makikita nyo may hangin yan. Paano ko nasabing makikita nyo?
kasi pag nag pag lumabas yung tubig dito, hindi dire-diretso, parang may putol-putol yung tubig niya yung paglabas niya. Ito, i-flush ko na siya para makita niyo yung sinasabi ko. Ayan mga idol, pag tinanggal ko to, kung para na tornilyo, lalabas yung kulat dyan. Tapos, kung makikita niyo yung sinasabi ko, yung sa hangin, ito na. Ayan, ayan o. Oh. Ayan. Yun yung hangin na sinasabi ko sa loob. So, pag na-try natin yan, sasalinan ko ulit dito sa radiator. Lalagyan ulit natin yung radiator. Ayan, ubusin lang natin yan. Ayan, okay na. Okay na siya. Teka lang, parang may malabo doon sa camera ko. Tanggalin ko lang. Ayan, malinaw na. So, ayan, drain ko yun ang coolant. So, gagawin ko, sasara ko itong hose na to. Tapos, sasalinan ulit natin ang kulay. Then after yan, after natin magsali ng kulay, titignan natin kung natanggal natin lahat ng hangin sa water pump. Pag wala ng hangin, bubula na to eh. Okay, ayan na yung kulay natin. Then, try kong i-on yung water pump niya. Titingnan natin kung meron pa. Ayun, wala na. Bumaba yung tubig. Ayun o. Ibig sabihin, all goods na wala ng hangin yung water pump natin. Nalagyan niya na rin ng tubig yung block. Yung block tsaka yung radiator. Ayan. So ganun lang mga idol. Pagka mag-bleed ng water pump, maglalagay lang ulit ng tubig dito sa reserve. Ayan, naririnig niya yung tubig. Ibig sabihin niya, nag-circulate na siya ng maayos. Okay na mga idol. So, ayan, nag-pantry natin. Tingnan natin kung tataas yung temperature dito sa temperature gauge natin. Pero ito kasi medyo naglolo ko ito, taas baba yung ano na ito. Taas baba yung reading niya kahit mainit. Kahit mainit yung radiator. Pag uminit kasi yung radiator, ibig sabihin, ayun, isa pa nga pala yun. Ibig sabihin, nag-circulate na maayos yung tubig. Walang hangin yung water pump. Isa rin yung sa paraan pala para ma-check nyo na working ng maayos, na walang hangin yung water pump natin pag umiinit yung radiator. Kasi pag may hangin yung water pump, hindi init tong radiator. Kahit anong init ng makina, hindi init to. Basta may hangin yung water pump. So ito, papanda rin natin. Siniris ko lang. Yan, DIY. Wire lang gamit ko. Wala akong pang jump start. Testing natin yung water pump.
minutes later. Okay mga idol, ayan. Ngayon na yung reading ng temperature niya. Kumasa. Kanina 30. Tapos ayan, mainit na rin yung radiator niya. So ibig sabihin on cooks na yung cooling system natin. Na-i-flip natin ng maayos yung water pump natin. Ayan, magagamit ko na rin ulit yung motor ko. Medyo matagal na rin hindi maandar to, 2 weeks na yata kasi walang mabilan ng water pump yung mga nakarang linggo. Kaya nakatambak lang dito. Although umaandar siya yung makina, kaso siyempre hindi natin ito pwedeng maandarin ng walang water pump kasi yan ang pinakakuling system niya, kaya nga tayo may radiator. Ito yung harapan, ayan, may nais kasi ako dito eh, kaya nakakalag siya. Silent sir. So ayan lang guys, yun lang muna for today's vlog. So kita kits tayo next vlog natin. Medyo matagal nga lang ako mag-upload. Follow nyo na rin pala yung Facebook page ko. Alright, see you!